29:1-11. Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nalalabing matatandang bihag, mga pari at mga propeta, at lahat ng taong dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ito'y ginawa niya matapos disanin ni Haring Hekonyas ang Jerusalem, kasama ang kanyang inang reyna, mga yunoko, mga pinuno at mga panday ng palasyo. Ang sulat ay pinadala ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Gamalias, anak ni Hilkiah,
na sinugo ni Haring Sidikayas kay Haring Nebukadnezar sa Babylonia. Ganito ang sinasabi sa sulat. Ito ang sinabi ni Yahweh na makapagyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dilalambihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang mga bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalahan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Subalit, ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabiyak sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibibalik kayo sa lupain yung binigay ko sa inyo. Sapagkat, batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mapagpalang araw po muli sa lahat ng mga kapatiran dyan po sa First Peacemakers Church of Cainta. Pati na yung mga sumusubaybay sa ating programang itong pagsambahay. Binabati ko rin yung lahat ng mga Peacemakers Church ano po na ano dito po sa buong Pilipinas at nawa ang ano ang patuloy na kalinga at pangalaga at kagalakan at kapayapaan ng Diyos ay inyong na-experience ano po hanggang sa ngayon. At bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagdagdag mo ng isang araw sa aming buhay. Salamat sa Sunday na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, "This is the day that you have made, and therefore, O Lord, we will rejoice in it." At sa pakikinig namin ng iyong salita, inihingi namin na buksan mo ang aming isipan at ang aming puso, lalong-lalo ng aming spirito, na siyang maging handa sa pakikinig at pagsasabuhay, pagtanggap at pagsasabuhay ng iyong salita. Mag-ari ka sa lahat ng aming gagawin, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Ang tagapagsalita po natin ngayong umaga ay si Pastor Bernabe Ermino Jr. ng Peacemakers Christian Fellowship Pinamalayan Mindoro. Siya po ang senior pastor dito at very familiar po siya sa pangalang Pastor Abe. Ayun po ang tawag natin sa kanya. Si Pastor Abe po ay vice chairman din ng Missionary Outreach of the Philippines. Nagpapasalamat tayo na pinaunlakan niya ang ating imbitasyon upang mangaral din dito sa atin. Nagpapasalamat tayo sa advancement ng teknolohiya na nagagawa natin ito. Matagal na kasi sila sa GCQ, kaya kung papansinin niyo mamaya sa kanyang pangaral, naka-ano pa siya, face mask at face shield. Pero po, yung dala niyang mensahe ay alam ko talagang makapagpapalakas at makapagbibigay ng encouragement sa atin. So, without further ado, akin pong inintroduce sa ating ngayong umaga si Pastor Abe. Jeremiah chapter 29 verse 1 hanggang 11. Magbabasahin ko muna sa Tagalog, ha? Hirap ng nakasalamin at nakamaskara. Nagwawala.
Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa mga nalalabing matatandang bihag, mga pare at mga propeta. At sa lahat ng taong dalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Verse 2. Ito'y ginawa niya matapos lisanin ni Haring Hikonyas ang Jerusalem, kasama ang kanyang inang reyna, ang mga yunoko, ang mga pinuno, ang mga panday ng palasyo. Ang sulat ay pinadala ng propeta kina Eliasa, anak ni Sapan, at Himarias, anak ni Hilkayas, na isinugo ni Haring Sidikiyas o Sidikiyas kay Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia. Kahihirap ang mga pangalan. No? Ganito ang sinasabi sa sulat. Ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo ng inyong mga at inyong kanin ang mga bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaan kayong umunti. Utos pala talaga itong magpakarami at masayaan umunti. Inuutos na magpakarami at inuutos din naman magpakaunti. Kaya talagang record sila na magpakarami, no? Israel ho yun na hindi tayo. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan sa inyo. Idalangin ninyo na sila'y idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpaninlang sa mga propeta at mga manghula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasi nungalingan na sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo ang sabi ni Yahweh. 10. Subalat ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabiyak sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking mga pangakong ibabalik ko kayo sa lupain ibinigay ko sa inyo. 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Pinagpala po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo sa facial. Sa pag-uusapan po natin ay yung madalas na versikulo na ating ginagamit, no? Jeremiah 29:11. Laging ginagamit natin. For I know the plans I have for you, the plans to prosper you. Pero gusto kong punin natin yung background. Kung paano ito nangyari. Na? At kung para kanino talaga ang versikulo na to, at kung ano ang naging implikasyon sa kanilang bayan. Na? At kung paano din natin mapapakinabangan ito sa panahon na to. Kasi may malaking pagkakahawig. Sila noong unang panahon ay dinalang bihag ni Haring Nebuchadnezzar. Sinabot ang bansang Israel, dinalang bihag lahat ang mga matatanda. Yung mga dugong bughaw. Pati yung palang mga panday nila, yung mga gumagawa ng mga alahas. Dala-dala din. Saan naiwanan talaga sa kanila yung mga halos walang pakinabang, no? Yun lang ang naiwan sa kanila. Kung sa ating kapanahuran, itong bansang Israel noon ay PDL. Ano ba yung PDL? Yung nakalagay sa likod ng bihang doon ngayon. Person deprived of liberty. Tinanggalan sila ng kalayaan. Kasi sa bilang doon ngayon, bawal na silang hindi nila malaking P yung nakalagay sa likod, di ba? Hindi na prisoner. Ang nakalagay na ay PDL. Person deprived of liberty. Hindi ko alam kung bakit sila na-deprived. Talaga naman consequence lang yun ang ginawa nila. Pero yan ang tawag ng gobyerno ngayon, eh, no? Now, ang gusto ko unang makita natin doon, ang mga tao nagkakagulo, ang tao nahihirapan, kasi new normal. Hindi sila sanay na sila ay bihag. So, bago yung pagkakataon sa kanila, mahirap. Ang hirap ganito nga. Talagang mahirap. Taas ka ng konti.
Kaya ginagawa ito, yung new norm ngayon, eh, no? Required na ang face shield. So, sa mga susunod na araw, sana po ay kasama ko kayo na may face shield na rin. Ang hirap, pero kailangan talaga, eh, no? Kasi kasama sa servo ko, may mapanggitin ko. Okay. Pagkatapos noon, gusto kong makita natin ang kahalagahan ng mga sinabi ng Panginoon sa bansang Israel. By the way, magandang umaga po sa inyo lahat. Nakalimutan ko lang bumate. Sa lahat ng taga-peacemakers, especially sa kauna-unahang Church of Peacemaker, magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon mula dito sa amin sa Mindoro, dyan sa inyong kinilalagyan. Nawa ang pagkapala ng Diyos ay parati ninyong makamtan. So, muli, magandang umaga po. Patuloy tayo. Ang gusto ko nang makita natin ay yung sulat. Bakit sila sinulatan? Ang mga taong hindi nila maintindihan ang gagawin. Bagong normal. Ang hihirap-hirap ng sitwasyon. Sa atin ang dami nagre-reklamo. Lalo na sa kamay nila dahil ano, MGC, from MGCQ naging ano sila. MECQ na sila ngayon. Hindi natin nalang kung anong deklarasyon na susunod. Kung mas mahigpit, ululugan sila ng konti. Ang ginawa nila yung granulize. Ibig sabihin, patulpok-tulpok ang lockdown. Hindi na lahat nila na ito kasi babagsak ang ekonomiya talaga natin. Hindi iikot ang pera, hindi magkakaroon, walang produksyon na mangyayari. Lalong babagsak ang ating bansa. So, itong mga pangyayari na ito, ako katakot-takot na hirap ang ating lalong ano, ang pahirap lalong ito sa ating kalagayan. Kasi hirap-hirap na ang sitwasyon. Kaya nga ang Department of Education nag-adjust na rin sila, di ba? Kailan ang pasokan? October 5. Sa halip na August 24. So, in-adjust na. Kasi hindi kayang harapin, hindi kayang sabanahin ang ating bansa ang mas marami pang magiging ano, biktima ng COVID. Kapag mas marami pa ang nahawa, eh hindi nakakayanin ang ating ekonomiya. Ang sabi ng ating presidente, kapag nagkaroon pa ng lockdown, wala na tayong pera. Hindi nahanda ang ating bansa para magbigay pa ng ayuda. Maghintay na lang kayo dyan, sabi ng ating presidente. Kung ano ang mangyayari. So, ganun kahirap ang sitwasyon. And perhaps, yung mga tao dun sa ano sa Babylonia, itong mga Israelita na doon, eh ganito rin ang nararanasan. Samot sa aming kahirapan. Tapos, tinatakot pa tayo ng ano, 666, andyan na ang biochips, tatataka na tayo sa loob, tatataka na tayo sa kanang bahagi natin, dito sa ating kamay. Hala, ang dami ng problema. Tapos may mga nare-receive pa akong mga, ano, mga video na, ang, ano daw, yung mga, ano sa McDonald's ba yun? Na, ang ginagamit ay karne ng tao. Kukunti na nga yung pagkain. Kaya na isang gabi gusto kong kumain. Gutom na gutom ako. Launa, gising ako. Hindi ako makatulog. Ang problema, corned beef. Hindi ako makakain ng corned beef. Nakalala ko yung fresh pa sa mind ko yung napanood kong video. So, ang dami-dami pa. Ngayon sa Pilipinas, ano meron tayo? Meron tayong swine flu. Tapos meron pang, ay isang ano? ASF. ASF, ano nga yun ba? ASF na yan? African Swine Fever. Sa Babri pa rin. Meron pa yung sa manok, Bird Flu. Kaya, ang dami-dami ng pwede hindi maintindihan. Kaya ang mga tao, hindi na rin talaga alam kung anong gagawin. Pati tayo natataranta. Ako nga, inubo lang eh. Nanigip yung dibdib ko dahil sa grabe kong pag-ubo at saka yung pleman dikit na dikit. Taranta na kami sa bahay, mukhang COVID na eh. So, nakakatakot. Kahit ang magkakasakit niya yun, nakakatakot. Nagpa-check up lang ako sa, ano, sa doktor. Eh, dati, diretso ka sa information. Nasasabi, ah, magkapa-check up ako. Kukunin ka ang protocol si ano. Kukunin yung blood pressure mo. Kukunin yung pangalan mo. Tatanong ko kung ano masakit. Para ma-diagnose. Ngayon, hindi. Sa labas kang pipirma ng ano, tapos may pipirmahan kang, parang information sheet para malaman kung saan ka nang galing, kung sino mga nakasalamuha mo. Tapos, may waiting area. Isa-isa kayong tatawagin, isa-isa pumapasok sa loob ng hospital. Unlike, puro dire-diretso lang. Eh, kaibigan ko pa yung director ng hospital. So, ito, maya-maya, nakilala ko ng secretary, ay, kayo pala,
Pasensya na po, sabi ko, okay na, yun naman ata protocols eh. Pero kailangan ko pa kayo laboratory, kaya pinasok na niya kaagad ako sa loob. Pero ganun na ang ano ngayon, new norm, no? So mahirap. So para sa Israel, na-imagine ko yung kanilang hirap. Nasa ibang lugar sila, no? Malayo sa kanilang kinagisnan. Wala na silang kalayaan. So taranta-taranta yung mga tao, hirap na yung mga tao. Ang problema, itong mga Israelita, napakahilig mag-complain. Reklamador. Parang tayong mga Pilipino din. Dami reklamo. Kapag nakakaranas tayo ng hirap, gusto natin ay inaalala natin yung sarap ng buhay natin ng mga nakaraang mga panahon. Eh ganun talaga. Kaya lang, ito yung sitwasyon eh. Now, ito yung advice ni Jeremiah na gusto kong makita natin. Ang unang sabi niya, ito yung sinabi ng Panginoon. Ito ang pakinggan niyo. Saan mo kayo naroon, mga remnants, mga natira sa bansang Israel? Kayo ay magtayop ng inyong mga tahanan. Magtanim kayo para may makain kayo. Magpakarami kayo, mag-asawa kayo, magpakarami kayo. Sa anong unang utos? No? Yan yung norm. Huwag kayong mag-alala. Magbuhay kayo. No? Rise above the situation. Ito yung sitwasyon natin. Huwag natin kalimutan yung sitwasyon. Hindi naman natin makikilimutan. Pero kailangan natin mabuhay. We have to move on. Kailangan natin mabuhay sa gitna ng ganitong sitwasyon. So, magtanim. Umuha ng bahay. Mag-asawa. Magkaroon ng anak. Ang utos nga eh, kung babasahin natin mula sa verse 5 hanggang 7, magpakarami kayo at huwag kayong uunti. Bawal ang hindi dumami. Kailangan talagang dumami tayo, sabi ng ganun. Alam nyo, sa ating mga Kristiyano, ito dapat ang prinsipyo din natin. Sa panahon ng pandemic na to, ang hirap, restricted tayong lahat. Hindi tayo makapunta ng sambahan ng sabay-sabay. Ang hirap umalis ng bahay. Ngayon, may checkpoint na dyan malapit sa ating kinakapitan. Kanina nakita ko, kaya naalala ko yung nung marami na tayo, may mga bata eh. Naghihigpit-higpit na. Ang dami na naman ng checkpoint. Eh, ito ang sitwasyon. Pero kailangan tignan natin itong sitwasyon na to at alamin natin kung paano tayo mabubuhay ng sa kabila ng ganitong sitwasyon. Now, tayo mga Kristiyano, ang hirap pagbahagi ng salita ng Diyos, pero mas kailangan natin ngayong mabuhay bilang Kristiyano. No? Mabuhay kayo. Kaya lang, let us try to live concurrently. Let us try to live, ang ibig sabihin ko sa concurrently, ay mabuhay kayo sa sitwasyon na to bilang tao na nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng physical na pagkain, pero may dual citizenship tayo. Tayo ay mga citizen ng mamamayan tayo ng langit. At dapat iniintindi din natin yun. Hindi lang puro physical ang pamumuhay natin ngayon. Ito yung sinasabi ni John Maxwell. Work while you work. Mabuhay ka bilang isang mamamayan. Kaya kailangan mong kumain, kailangan mong magtanim, kailangan mong maghanap buhay. Ano mo na sitwasyon ngayon, be adaptive. Ang dami ng ano ngayon, online selling ngayon. Ang dami ng binibenta ngayon. May mga barter exchange na rin. Ano ba? Ang dami ng pamamaraan para mabuhay na ginagawa ng tao. Praise the Lord, natututunan natin to. Hindi tayo maitali at huwag tayong patatali dahil sa hirap ng sitwasyon. Kailangan natin umalagwa. That's right. That's good. That's great. Kaya lang, ang buhay espiritual natin, isabay natin. Kaya live concurrently. Mabuhay din tayo bilang Kristiyano. Let us rise above this situation. Matatapos dito. Matatapos dito. Okay, matatalaga ito. Matatapos dito. So, ganun kahirap ang kanilang sitwasyon. Eto rin, ganito rin tayo kahirap ngayon. Ano pa sabi ng Panginoon? No? Sabi ko kanina, binanggit ko, matatapos dito. Ito naman yung suit yung t-shirt, malayo naman kayo sa akin eh. Okay, ang sabi ko sa 7, basahin natin. Ngunit, pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idilangin ninyo sila. Kaya yami, sapagkat kayo na makikinabang kung sila'y umulat. Sabi, be at peace. Sa English na sinabi, dito idalangin natin sila at ang kanilang pag-ulat.
nung bayan na kinilalagyan natin. No? Idalangin natin ang ating bayan. Be at peace. Tayo mga Kristiyano, iparamdam natin ang pagiging Kristiyano natin. Be at peace with our neighbors. Ito yung mas magandang pagkakataon na maintindihan nila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin. No? So, sa kabila ng mga hirap nito, ang sabi nila, may pangako ang Panginoon. Ano yung pangako niya? Sa verse 9, tandaan ninyo. Ah, sorry, sa verse 10, subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabiyag sa Babilonya, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Ibabalik ko kayo sa lupa yung ibinigay ko sa inyo. Ito yung nakakatuwang pangako ng Panginoon. Anong pangako niya? Matatapos din ang lahat ng ito. No? Itong hirap na ito matatapos. Ito yung sinabi ng Panginoon sa bansang Israel. Ganito ang pagkakasabi niya kay Moses. Oh Moses, iniligtas ko kayo. Tadaling ko yung sa lupang pangako. Kaya lang, yung unang-unang pagsubok nila, ayan na ang mga Babylonians, nasa likod nila. Sa kanilang kaliwa ay bundok. Sa kanilang kanan ay mataas na tatalik na bundok. Hindi sila makakaakyat. Dahil may mga daladala silang mga bata, may mga daladala silang mga hayop at mga kariton. Lahat ng mga ikabubuhay nila, pasan-pasan nila. Hindi sila makakaakyat doon. Ang nasa harapan nila ay dagat na pula. Pero sabi ng Panginoon, be still. Manatili lang kayo, maging matatag kayo. Manangan kayo sa inyong pananampalataya. Yan ang panawagan sa atin ng Panginoon. Lilipas din to. Kaya na sa kanila, yung mga Egyptian na nakikita nyo ngayon, hindi nyo na sila makikita kahit kailan. At umarap si Moses sa dagat, ikinumpas yung kanyang tungkod, at nabiyak ang dagat. Umagat sila sa tuyo. Ang bilis! Ang bilis noon! Naalala nila yung mga ginawa ng Panginoon, nung kailangan nila ng tubig, lumabas sa disyerto ang tubig, lumabas sa bato. Na kailangan sila ng karne mula sa karagatan, dumating ang laksa ng mga pugo, kumain sila ng karne. Naranasan nila yung ganung himala, kaya alam nila yung be still and wait for God's intervention. Alam nila yun. Kaya nandito, sabi ng Panginoon, after 70 years. Noon ay yan ah. Pero ngayon nasabi ng Panginoon sa kanila, after 70 years, kumain kayo, magpakarami, magtanim kayo, be at peace dyan sa mga taong tinuntahan nyo, sa bayan na hindi nyo lamang bayan, ipanalangin nyo ang kanilang pag-unlad, kasi kayo naman ang nakikinabang kapag maunlad sila, kapag mahirap sila, be at peace. Hindi tayo naman dito sa mundo, but be at peace with the world. No? Yun yung sinasabi ko, live concurrently. Kailangan dual ang buhay natin. Buhay na physical at buhay na spiritual. And we have to live the situation. Ito yung situation. Rise up the situation. Pilitin natin, umangat tayo. No? Makayanan natin ang hirap. Hindi ko alam kung hanggang kailan. But I'm sure matatapos ito. Ang bansang Israel ang pangako sa kanilang bayan after 70 years. Ang tagal nun. Huwag naman natin ipanalangin 70 years dito. Ang hirap. Within somewhere or another, matatapos ito. Lahat naman ng pandemic na dumami. Ano ba yung bubunit? Ay, grabe nga yun. Ilan? 200 million ang mga namatay? No? Ang dami. Pero bumalik sa normal ang mundo. So, babalik tayo sa normal. Why? Bakit? Bakit tayo babalik sa normal? Eto na, punta na tayo sa verse 11. Alam ko ang plano ko. Huwag kayong makinig sa mga sinungaling na propeta na yan. Stick with the promise of God. Kung ano yung pangako ng Diyos, manangan kayo. Nakakatuwa, ibabalik ko kayo sa lupain na to. Doon sa, yung pangako ko sa inyo, ilang sa katuparan ko yan, I know my plans for you. Hindi na mawala ang Diyos sa kanyang plano. Kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin, matatapos ang church na to, despite the fact na wala na tayong pondo, kasi yun yung pangako pinanangana natin eh. Nakarating na tayo dito, tatapusin ito ng Panginoon. Ano mang sinimulan niya sa buhay natin, tatapusin ang ating Panginoon. In His time. In due time. Sa panahong itinakda ng Diyos. Sa kanila 70 years, wow, ang layo nun. Pero alam niyo, ginawa yun ng Panginoon. No? Pagkatapos ng Babylonia, ni Hari Nebuchadnezzar,
Dumating si Haring Darius. Pagkatapos ni Haring Darius, si Cyrus the Great. At simula kay Cyrus the Great, nakalayawan sila. Ibinalik sila. No doubt, si Ezra at saka si Nehemiah, grabe yung pagsusumikap nila. Alam nila yung pangako ng Panginoon eh. Si Nehemiah, in 52 days, tinayo na yung pader. Yung mug ng buong siyudad ng Jerusalem. Ni-repair nila. Nagulat ang lahat ng nakapaligid. Si Ezra, pinilit niyang maitayo ang templo. Why? Dahil may pangako ang Diyos na langan sila sa pangako ng Diyos. Huwag tayong matakot sa tagutom. Darating yan, pero yung pangako sa atin ng Panginoon eh. Laging sapat ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Ay, minuha po tayo doon? Parang takot kayo eh. Hindi kayo makaimin na sa hirap na sitwasyon. Ang ating Diyos, alam mo nang nangyari. Diba sa Egypto pa, ang dami-dami ng sanot eh. Alam mo nyo, ako ang nagpadala sa inyo sa pagkakasakot. Ang sabi niya sa bansa, Israel. Ano pa? Ano the plans I have for you? The plans to prosper you. So, pagsaganain tayo. Napalito ang ating Panginoong Jesus. Ang Diyos ay binigyan tayo ng buhay. John 10:10. Buhay na sagana. Buhay na kasiyasiya. Buhay na, ang sinabi ng ibang ano, translation ay ganap. Sakdal. So, kompletong buhay ang sinasaang pangako ng Panginoon sa atin. So, hindi ito yung pangako ng Diyos, kaya hindi ito magtatagal. Eh, meron ba tayo doon? So, hindi ito mananatili. Ayusin ang Diyos. Tapos, I know the plans I have for you, the plan to prosper you and to give you hope. Because, sorry, the plans not to harm you, but to prosper you. The plans to give you hope in the future. Kaya lang, ang ganda na sinabi sana sa King James Version. Ang sabi sa King James Version, at the end. Bakit meron at the end? Pagkatapos lang 70 years. Precise ang Panginoon kung magtrabaho. Exacto sa kanyang plano. Kaya we have to trust God kung ano plano niya sa atin, sa mga nangyayari na ito na hindi natin matitilihan. Sa dami ng hirap na ating nararanasan, pupunta ka na sa hospital, nakakatakot. Pag nagkaroon ka na, naranasan ko to eh, sabi ko, Lord, sinipon ako, talaga naman tumutulo si pun ko. Pagdating ng, ano, nung linggo ng gabi, sinisipon ako, Lunes ng umaga, inuubo na ako. Pagdating ng mga alauna, alas dos, medyo naninigit-nigit na ang aking dibdib. Lord, sabi ko, ano kaya ito? Isa na lang! Huwag mo naman pang ipahintulog kami kasama pa lang na ito. Punta na ako ng hospital yan. Eh, ang dami ko na lang iniisip eh. Kapag nandunod ka sa sitwasyon na yon. Kapag wala kang lagnat, walang problema. Kapag wala kang ubo, walang problema. Nakakatakot lang yung pinapanood, nakakatakot sa isip. Pero kapag nandunod ka na sa sitwasyon, anong hirap pala? Sobra pala nakakatakot. Na sinipo na ako, inubo na ako, naninigit na ang dibdib ko. Sabi ko, Lord, inaamoy ko yung niluluto ko. Naaamoy ko pa naman. Tinikman ko. Nalalasahan ko pa. Wala pa rin lagnat. Sabi ko, hindi ko talaga ito COVID. Ano-ano mga pasok sa isip eh. No? Saan nangyayari sa kapaligid natin? Minsan nakakapraning. But we, ako nagpapasalamat ako sa Diyos because I have a God who is a fulfilling God of His promises. Hindi siya bumitaw sa kanyang pangako. Ano sabi nga ng Biblia? Ang salita ng Diyos ay, mananatiling ang mundong ito ay, ang langit at ang mundo ay lilipas, subalit ang kanyang salita ay hindi lilipas. No? God's word will remain. He is the same God yesterday, today, and forever. Verse 39. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako. At hindi kayang baguhin ng sitwasyon ng kanyang pangako. Ang pag-ibig niya sa atin, hindi kayang tabunan ng sandamakmak na kasalanan ang nagawa natin. Ang pag-ibig ng Diyos, laging nananatili at laging angat sa lahat ng bagay na pangit na nangyari sa buhay natin. Dahil ang buhay na pinangako niya, dahil may pangako siya, nagbibigyan tayo ng buhay na ganap. So, sa kabila ng mga nangyayari na ito, manatili tayong lumakad ng maayos, mamuhay ng maayos, lumaban ng maayos. Diba nung nakaraang linggo, laban natin to ang ating mensahe ngayon. Lumaban tayo ng maayos. Dahil
puno tayo ng pag-asa. Hope is the greatest thing of all ngayon sa atin. And as says hope, kasi may pangako ang Diyos. At itong hope na to ang magtulak sa atin, maging motivation natin na manatili sa ating pamumuhay nang walang agam-agam dahil lang natin kasama natin ang Diyos. Malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok na to. No, financially, lahat tayo ay nangangapa. Pero hanggang ngayon, tayo ay nananatili. God is good. And He is good all the time. Napakabuti ng Diyos. So, sa atin mga kapatid, alam mo na ang ating nararanasan ngayon. Alam natin ang nangyari sa bansa Israel. Kaya itong tingin ang context ngayon eh. Nakabalik sila. Namamayagpag sila ngayon. One of the world's power ang bansang Israel hanggang ngayon sa ating kapanahon na. Why? Because God's promise is ibabalik sila sa Jerusalem. Ano doon sila? Minasak doon ang templo, nawasak sila ng lubusan. Pero out from nating kayang ng Diyos lumikha ay yung pong merong nananatiling Israel pa. Out from nating kayang gawin ng Diyos sa kanta ng Diyos niya, lalo na nabibito tayo sa kanyang mga minamahal na. So manangan tayo sa pangako ng Diyos at lagi tayong maniwala, magtiwala sa Kanya. Tayo po ay sandaling manalangin. O aming datila at mapagpalang Diyos, kami nagpapasalamat dahil alam namin sa gitna ng sitwasyon na ito, kasama ka namin. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Lagi ka nakatunghay sa amin. Lord, nawa sa itong pagkakataon, huwag namin paniwalaan ang mga kung ano-anong haka ng mundo. Salit, manatili kami nagtitiwala sa iyong salita. Only in your words, Lord. At manatili kami buhay nang walang takot sapagkat hindi yan ang Espiritu ang ibinigay mo sa amin kundi ang Espiritu ng pagiging matalino, pagiging mapagmahal at magpagtiwala sa iyo. Salamat po na kami lagi mong hinahawakan. Hindi mo kami iniwan kahit kailanman. Salamat kami na ang nakilalayunin mo sa amin at mong po ang sitwasyon ay mananatili. Hindi mo ito nakakalimutan. You still know your plan for each and every one of us. Salamat po ng maraming maraming Panginoon. Kaya nga po, dinadakila ka namin, sinapasalamatan ka namin sa pangalan po ng anak si Kristo Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Abe, sa napakagandang mensaheng ito na tinanggap namin ngayong umaga. God bless you sa patuloy mong ministry na ito. Sa inyo naman na nakikinig, sana nagte-take down notes kayo, no? Kasi tinan nyo, nagte-take down notes ako. At may mga ilang bagay ako na gustong banggitin lang uli sa inyo as ano as parang buod ano ng kanyang ano kanyang preaching. Nakita ko lang ito, personal ito eh. Yung una sinabi niya, rise above the situation. Rise above the situation. Huwag kang magpapatalo, huwag kang magkaroon ng defeatist attitude o yung parang loser attitude. Kasi winner ka parati sa Panginoon eh. Winner ka parati. Talagang ano, pagtagumpayan mo itong mga pinagdadaanan mo ngayon. Pangalawa, sabi niya dito, live concurrently. No? Narinig ko, live concurrently. Ang ibig sabihin niya dito, dalawang citizenship mo dito sa lupa at doon sa langit. Parehong may responsibilidad ka doon. Gampanan mo yon, no? Yung lalo na yung worship mo sa Diyos. Pangatlo, sabi niya, work while you work. Ang ibig niya sabihin dito na work while you work, pagka nagtatrabaho ka, trabaho ka lang. Focus ka dun sa trabaho, huwag mong haluan ng laro ito, basta trabaho. Pagka umuwi ka ng bahay, pahinga. Pagka laro. So, sabi niya, focus ka sa lahat ng ginagawa mo. Pang-apat, sinabi niya, stick with the promise of God. Stick with the promise of God. Self-explanatory na yon. Panghawakan mo mga pangako ng Diyos. Huwag kang bibitaw dito. Pang-limang nakita ko, ito sabi niya, precise ang Panginoon pag magtrabaho. Eksakto sa kanyang plano. Eksakto sa kanyang plano. Ang ginawa niya, example dito, yung 70 years na captivity ng Israel. Pero after 70 years, nakabalik sila eh. No? Eksakto to, eksakto yung plano ng Diyos eh. Isa pang nakita ko, sabi niya,
tinake down notes ko to eh. Ito, ako, nagpapasalamat ako dahil I have a God who is a fulfilling God of His promises. Ang ganda naman nun, no? A God who is a fulfilling God of His promises. O, tignan nyo, ang dami ko natutunan, ha? Sana nag-take down notes din kayo, ha? Isa pa, binanggit niya rin, ito pa, oh, nasa notes ko, ang pag-ibig niya sa atin ay hindi kayang tabunan ng isang damakmak na kasalanan na nagawa natin. So, hindi pwedeng ano, no? Hindi pwedeng daigin ng kasalanan natin ang kanyang pag-ibig. Talagang mananaig ang kanyang pag-ibig. At huli, nakita ko, ang sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nananatili at laging angat sa lahat ng bagay na pangit na nangyayari sa buhay natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nananatili at laging angat sa lahat ng bagay na pangit na nangyayari sa buhay natin. O, tignan mo, ha? Whatever discouraging things that happens to us, yung ano, pag-ibig ng Diyos dun, angat, no? Lalong-lalo na yung mga plano niya. I hope marami tayong natutunan sa mensahe ngayong umaga. Makakadinig muna tayo ng isang awit bago tayo dumako sa ating ano, sa ating closing prayer and benediction. Trust you, Lord, my God.
Lord, you bled and died for me. And if I have to suffer, I know that you have been there, and I know. Ang ating group activity ngayon ay simple lang, no? Isang tanong lang ang ibibigay ko sa lahat. Ito yun. Ano ang tatlong bagay na nangusap sa iyo ang Diyos tungkol dun sa mensahe ni Pastor Abe ngayong umaga? Tatlong bagay ha, na nag-speak sa iyong Lord, ha? Sa mensahe niya, sa binanggit ni Pastor Abe, no? Kita ko, ang dami niyang mga binanggit na mga points doon. Akin, personal lang, pero sigurado ko, meron din kayo. Tatlong bagay na nangusap sa iyong Panginoon. Tapos, ang pangalawa, susundan ko doon, bakit? Isang tanong lang yun, didagdagan lang na bakit. Bakit? At pag sinagot niyo yung sa yung question na bakit, huwag yung mga generalizations na kasi dakila ang Diyos, kasi parati siyang tumutugon sa mga pangangailangan. Hindi, dapat personal. Kasi pinangalagaan niya ako ngayong umaga. Kasi ganito yung pinagdadaanan ko ngayon. Ganun dapat ha, ang mga sagot. Ha? Kaya palagi ko sapat na yung katanungan na ito sa ating family discussion o group discussion. Magana po, mag-participate po tayo sa ganitong mga group discussions kasi lalo pa tayong lalago sa Panginoon. God bless you. At dito po nagtatapos ang gawain nating pagsambahay. Bago po ako mag-closing prayer at benediction, nais ko lamang pong ipabot sa inyong lahat na ngayon GCQ na tayo, pero dahil hindi talaga tumatagal ang mga desisyon ng IATF . Kaya sa pagkakataong ito, ano pa rin po tayo, no? Ganito pa rin to, virtual pa rin ang ating pagsambahay. Darating din yung oras na magsasama-sama tayo sa Luisa Building. Pero gusto lang nating makatiyak na sigurado na yung mga plano na linalatag ng ating pamahalaan. Kasi nagbabago ito. Kung tumaas lang yung mga nahawa, biglang nagbabago . Ayaw po nating maabala kayo lahat. Pero meron naman tayong mga gawain na existing. Katulad ng ating prayer meeting every Friday na virtual prayer meeting po ito. Tapos meron din mga gawain yung iba't ibang mga ministries natin. Na alam ko makakasama tayo yung Team Barnabas at Team Esther. Iniisip pa natin kung paano natin gagawin yung pagsasama-sama ninyo sa Zoom meeting, pero nagplaplano na tayo noon
maisasakato pa rin din po ito. So sa ngayon po, ganito muna tayo. Virtual ano po muna tayo, service yung ating pagsabahay. Pero huwag po kayo mag-alala kasi katulad ng sinabi ng message kanina matatapos din ito, no? May hangganan, no? At saka eksakto ang plano ng Diyos. Pagka dumating na yung panahon, ano po, o yung time na naka-designate dito, tapos na po ang pandemyang ito. At tayo makababalik na sa ating regular na ano na pagsamba na magkakasama tayong lahat. Ngayon po, ipapanalangin lang natin ang ating Pastor sa Mindoro. Sige, tayo po yung manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sapagkat binigyan mo ng pagkakataon na maging na mangaral sa amin si Pastor Abe. Dinadalangin namin na patuloy mo siyang pangalagaan, sampu ng kanyang pamilya, lalong-lalo na yung church project nila, Panginoon, na patuloy pa rin nilang ginagawa ngayon. Dalangin namin naman na ikaw ang pupuno lahat ng pangangailangan. Kasi, Panginoon, sinabi mo, the gold is yours and the silver is yours. Kaya nga po, Panginoon, alam namin na sa panahon na pinili mo, O Diyos, matatapos din yung kanilang building project. I-bless mo rin, Panginoon, yung kanilang ministry sa Mindoro. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na mangangalaga sa lahat ng iyong mga anak, O Diyos, dito sa lugar na ito. Thank you so much, O God, for this time together. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you all.